At yun nga guys, sa video na ito may sishare lang naman ako sa inyo na ano, na tools. I-review ko na rin at tanawin nyo lang hanggang dulo guys, based na rin sa paggamit ko nito ng tools na to. At may simula na binili ito sa online ay ilang buwan na rin at gamit na siya, kaya ako rin yan siya ni-review para may share ko din sa inyo kung ano yung, kung legit ba talaga itong nabili sa online na tools. At yun nga, sa box niya naman, aba sa box niya is okay siya. Matibay rin na klase na pagka-box niya. Yan. Tapos meron siyang lock, safety lock dito na dalawa sa gilid. Sa baba niya. Yan. At tingnan natin yung pinakaloob ng tools na to. Yan nga guys, yung laman niya. Ano to siya, bali lahat siya is 17 pieces na sa na socket tools. Lahat na sila, 17 lahat ng involved dito sa na laman niya. Yung pinaka-socket niya na to is 13. Simula sa maliit hanggang palaki. Yung pinaka-maliit niya is 8 mm, yung pinaka-malaki is 24. 13 piraso guys, 13 piraso yan. Kaya naging 17 is kasama na yung mga ito. 13, 14, 15, 16, 17. Yung guys, yung pinaka-maliit ay 8 mm. Ayan. Pinakamaliit. Ayan. Tapos yung pinakamalaki niya naman is 24 mm na sakit. Bali 13 lahat yan sila, yung sakit niya guys. At ayun, kasama rin sa kanya yung quick release ratchet handle. Kasama rin yan. Na pa loose tsaka pa higpit guys, oh. Pa higpit tsaka pa luwag. Yan, kasama yun siya. Kasama rin yung flex handle niya na 15 inches na flex handle. Yan, laban talaga to sa mga pirsahan na bubuksan natin, tatanggalin natin, sulit. Kasama rin yung 5 inches na adapter para dito yun guys. Yan. 5 inches na extension nya guys. Ito pala yung adapter nya guys. Oh. Yan. Kasama rin syang adapter. At yun yung bali, yun lahat yung laman nya. Nasa 17 lahat yung laman ng tools na to. Around 1,175 ito yung price nya lahat guys, nasa 1K plus din, pero sulit nga sa price nya. Good quality yung klase ng bakal, sulit guys, oh. Mapapansin nyo meron pa ditong isa yan, kaya hindi ko siya sinama sa bilang kasi 70 lang naman talaga laman lahat nya, pang 80 na ito ay hindi naman yung kasama ito sa pagkabili nito, hindi ito kasama. Hiwala ito na binili dito ng ano, ng kaibigan ko. Yung guys, pangbukas ng timing chain. Original din siya guys, USA, made in USA. Playman din siya. Pero hiwala siya na binili, na sa 200 pesos to. Mahal siya. Pangbukas ng timing chain. Sumakto rin siya dyan, kaya dyan lang siya nakalagay. Parang dyan din talaga siya. Para dyan din talaga siya. Okay, so yun nga, yung base lang din sa paggamit ko ng tools na to. Kasi nagihiram-hiram din ako sa kanya, sa kaibigan ko. Ay yun nga, talagang good quality yung tools. Legit siya. At ito lang yung napansin ko na medyo ano siya, maluwag yung lock ng kanyang dito sa may quick release na ano, ratchet handle. Ay maluwag. Kailangan natin palaging i-observe pag nag ano tayo, naggagamit niya ito. Yung guys, so, kasi ibang klase siya, hindi siya Allen screw, parang star siya. Na pang higpit. Maganda sana kung Allen screw or di ano lang siya, di Phillips screw siguro. Pero ibang klase, kaya 'yun. Kailan natin mahigpitan 'yan? Kailan i-check palagi? Pwede naman siguro i-DIY ito. I-DIY siya. Pwedeng sobrahan na ng konti.
i-bolt lang. May nabibili naman yan. Pero overall good siya sa quality ng bakal. Ayun lang, napansin ko lang dito. Pero wala namang problema yun guys. Hindi naman talaga to pang araw-araw na gamitin, pang personal lang or pang sarili lang talagang gamit na gamit talaga siya. Sulit na sulit. At yun nga guys, nireview ko lang kasi okay siya. Legit, tsaka pagandang quality ng bakal. Kaya sa mga gustong bumili dyan online, is pwede nyo itong, pwede kayo magkawa ng idea dito kung saan makakabili ng legit na tools sa online. Dyan nyo sa may description guys, tingnan nyo na sa description siya dyan sa baba kung saan to nabili. Yun dyan, ilalagay ko rin yung link. At ayun, maraming maraming salamat sa panonood ng aking video. Marami pa akong mga tip in tutorial na ituturo. Please support my YouTube channel. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong video. Peace!